Bible on Psalms 103 verse 3. Praise the Lord. Who forgiveth all thine iniquities, who healeth all thy diseases. Yes. Kahapon, meron pong nagpa-pray na ating kapatiran. But before na-prayhan siya, ay nagkaroon po muna ng chat group at doon nag-share kahit paman ang kanyang wife na nagkakasakit nga ang kanyang husband. At nag-chat ako sa kanila. Sabi ko, the most effective na gamot sa buong mundo. Pinaka-epektibong gamot sa buong mundo na walang makakatalo ay walang iba kung hindi ang hinulsol capsule. That is the most effective kasi wala mang pinaka-greatest physician sa buong mundo but God. Ngayon, kung meron mang mga kilalang doktor sa sanglibutang ito na magaling, saan binabasihan ang kagalingan ng mga doctors? Di ba sa mga piniprescribe nila na gamot? Na tama yung gamot na binibigay nila as prescription para inumin ng mga masakitin. Pag naging effective yun, maging sikat yung doktor. Sabihin ng mga tao, uy, nakita namin na parang putla ka na nakaraang panahon. Ngayon, bumalik na yung sigla mo. Anong ginawa mo? Ay, pumunta ako kay doktor, ganito, ganito. Tama yung prescription na binigay niya sa akin. Nung ito ay ininom ko, gumaling ako. Ngayon, anong prescription ng greatest physician? Pag sino man ang lalapit sa kanya, which is the living God, ito yung prescription niya, hinulsol capsule. That is very effective. Wala pang bayad. Kaya dito sinabi, who forgiveth all thine iniquities? Who healeth all thy diseases? So ang prescription dito, repent from all your sins and God will forgive all your sins and God will heal all manner of sicknesses you have. Kahit pa sabihin ng doktor, ay 6 months to live ka na lang. Kahit pa sabihin ng doktor, ay wala tayong gamot makita sa ngayon sa sakit mo. Regardless, what is your sickness? God can heal all manner of sicknesses. Basta inumin mo lang yung prescription. Marami na akong experience na ganun. Pag ang pasyente alanganin magsisi, alanganin magpakumbaba sa lahat ng kasalanan, alanganin din yung kagalingan ng kanyang sakit. Pero pag buong puso yung pagsisisi niya at lahat sinurrender na niya sa ating Panginoong Diyos, makita mo parang nagdahilan lang. Ang alam mo hindi dumaan ng sakit, bigla lang naglaho yung sakit niya. Because God healed that person. Kaya sa atin lahat, mga anak ng Diyos at lahat ng mga tao sa mundong ito, the most effective healing na matatawag natin that you can avail from the living God is repentance from all your iniquities. Kasi naka-indicate dito, all your iniquities. Papatawarin ka muna ng Diyos. Hindi mo man ma-avail yung kapatawaran if you will not humble, if you will not repent. So, pagkagalingin ka ng Diyos, kailangan mapatawad muna lahat ng iyong mga iniquities. Kaya mapalad yung mga tao na nagpapakumbaba. So, tinawagan ko yung husband niya. Oh, brother so-and-so, nabasa mo ba yung aking chat?
Nainom mo na ba yung hinulsol capsule na aking ni-recommend? The best healing way. Opo, Pastor. Lagi na akong naghinulsol sa aking kasalanan. Ayun, at least. Pinrehan siya by the grace of God. Praise the Lord. Eh, mapalad yung kasalanan na pag ito ay napatawad. Ang laki kaya ang contribution ng kasalanan na ikasisira ng tao. Ang laki kaya ng kasalanan na idudulot sa buhay ng tao. Ang kasalanan ay salot sa buhay ng tao. And that is the reason why Jesus Christ came to pinpoint that matter, to take it away from you. Because He knows sin is a so-called, this, matawag nating, is a destruction to anyone. Isa yung kasiraan sa kanino paman, physically, materially, above all, spiritually. Praise the Lord. Ayun, hindi lang sa sakit. Nagihirap ka. There must be something wrong with you. If it is not a trial, that is a reminder of God. Pagsisisi lang kailangan yan. Bumalik ka lang sa first love mo sa Diyos. Kayang ibalik ng Diyos ang iyong yung pag-provide niya sa pangangailangan mo. Kasi kontrolado lahat ng Diyos. So hindi lang sicknesses. Ganon din po ang mga necessities. Pag hindi ka nakitaan ng Diyos na nagsisisi o magsisi ng buong puso, naku, mahirapan ka. At sino pang lapitan mo sa sanglibutang ito? Kaya merong iba lumapit sa isang tao, hindi lumapit sa Diyos kasi ayaw magsisi, ayaw magpakumbaba, ayaw magbago. Alam na niya na hindi siya tutugunin ng Diyos. Lumapit siya sa tao. Yung tao na nilapitan niya, namatay. Punta siya ng iba, lumapit siya doon, nadamay, napahamak din yung nilapitan niya. Wala kang mapuntahan eh. Markado ka ng Diyos. Kaya napaka-importante ang counsel ng Diyos. Ito yung gabay natin. Kaya mapalad yung kasalanan pag napatawad. Kasi mawawala yung salot sa buhay mo. Hindi lang kagalingan ng sakit, kundi lahat ng iyong pagkatao mo. Basahin natin ang Psalms 32, 1 hanggang 5. Praise the Lord. Blessed is he whose transgression is forgiven, whose sin is covered. Blessed is the man unto whom the Lord imputeth not iniquity, and in whose spirit there is no guile. When I kept silence, my bones waxed old through my roaring all the day long. For day and night thy hand was heavy upon me. My moisture is turned into the drought of summer. I acknowledge my sin unto thee, and mine iniquity have I not hid. I said, I will confess my transgressions unto the Lord, and thou forgavest the iniquity of my sin. Yeah, this is a testimony of a certain person who experienced such trouble in life. Nung nag-silent pa siya, tahimik siya, hindi siya nagsisi, hindi siya nagpakumbaba. Anong naranasan niya? When I kept silence, my bones waxed old through my roaring all the day long. For day and night thy hand was heavy upon me. My moisture is turned into the drought of summer. Wala. Dry na dry. Tuyong tuyo. Ibig sabihin yan, kulang na lang mamatay. For day and night, sa verse 5, nung nagsalita na siya, anong sinalita niya? Hindi na siya nagtahimik. Nagsalita na, nag-confess na siya. I acknowledge my sin unto thee, and mine iniquity have I not hid. Alam kasi ng Diyos ang lahat ng mga iniquities na nagagawa ng tao. Huwag mo na itago yan. Alam ng Diyos. Ilabas mo na yan. I-confess mo na yan. Anyway, God is approachable. God is merciful. God is willing to forgive. Siya na nga naghahamon sa mga tao. Come! Let us reason together, saith the Lord.
Though your sin be as scarlet, they shall be white as snow. So, God is approachable. God is inviting all kind of sinners. And He is willing to forgive. Nung nagsalita na siya, and thou forgivest the iniquity of my sin. O, tingnan mo. Hindi pala mahirap ang Diyos. Hingian ng kapatawaran. Eh, samantalang yung magnanakaw doon sa cross, simpleng-simple lang ang kanyang sinabi. Naintindihan ka agad ng Diyos. Praise the Lord. Nakita lang ni Jesus Christ yung behavior ng tao. Sinawa niya yung isang magnanakaw. Hoy, huwag ka magsalita against this person. We are the real sinners. We are worthy to be punished in this place. But this person, don't say anything against him. Only pag sabi niya tayo ang karapat dapat mamatay dito, parusahan. Nakita ng Diyos na nag-acknowledge siya sa kanyang kasalanan. And willing siya to admit anong dapat niyang parusa na tatanggapin. But he begged for God's mercy. Lord, remember me when thou art in paradise. Di ba dininig siya kaagad? Praise the Lord. Ay, hindi mahirap ang Diyos. Eh, yung karanasan ni Haring David, naku, kung meron mang pinakaserious crime na nakagawa sa mata ng Diyos, si Haring David, dami niyang multiple yung sa kasalanan niya, murder, adultery, at ano-ano pa. Kaya nga hindi niya alam nung nag-open up si prophet na Nathan sa kanya, Lord, O King, I have something to tell you. Please listen to me. Diba? There was a rich man was visited by his visitor. He has plenty of sheep and goats and everything. But he has one neighbor na merong nag-iisang karnero. Hindi siya kumuha doon sa maraming. Ari-arian niya na sarili niyang dapat niyang i-offer, ipakain. Kinuha pa niya yung kapitbahay na nag-iisa lang na karnero. Yun ang kinatay niya, in-offer niya sa kanyang bisita. Ang galit na galit si David. Sabi niya, ha? Ang sama naman ng tao na yan. Wala namang awa. Mabuti patayin yan. Nung sinabihan siya ng propeta, ikaw yan. Doon niya na-realize ang kasalanan niya kay Uriah, the husband of Bathsheba. Pero nung nagsisi siya, hindi ibig sabihin we are licensed to commit sin dahil meron namang pagsisisi. No, that's wrong. There is still consequence of that. Para hindi tayo mag-abuso. Tinan mo yung pamilya niya, nagpatayan. Tinan mo yung anak niya, ginalaw rin. See? Kaya tayo, as much as possible, kung sa terminology pa o saying sa mundo, prevention is better than cure. Habang ma-prevent mo pa, huwag kang gumawa ng kasalanan. Praise the Lord. Kasi meron talagang idudulot. Kahit napatawad ka na, yes. Kasi kung patawarin ka ng Diyos at walang consequence, mag-abuso na yung mga tao. Tinan mo si David, paano siya nagsisi. Basahin natin. Psalms 51:1-3. Praise the Lord. Have mercy upon me, O God, according to thy loving kindness, according unto the multitude of thy tender mercies, blot out all my transgressions. Wash me thoroughly from mine iniquity, and cleanse me from my sin. For I acknowledge my transgressions, and my sin is ever before me. Yan. Clear. Maliwanag yung kanyang pagpakumbaba. Maliwanag yung kanyang pag-acknowledge ng kasalanan niya. Unlike kay King Saul, iba ang kanyang pagsisisi. He admitted his sin, but he asked something from the prophet. Sabi niya, please honor me before men. Masyadong si King Saul,
piniplease niya kasi ang tao, hindi ang Diyos. Samantalang si David, nung nagkasala, ang takot niya nandoon sa Diyos, hindi sa tao. Cursed is the man that trusted in men. Blessed is the man that trusted in God. Gusto pa kasi ni King Saul, itago lang yung kasalanan niya. Sila-sila lang mag-usap ng propeta para lang i-honor siya sa mga tao. Samantalang si David publicly, he acknowledged his sin. And doon siya lumapit sa Diyos ng husto. Take not away thy Holy Spirit from me. And sabi niya, create a new heart within me. Praise the Lord, because the sacrifices of God is a broken spirit and a contrite heart that thou wilt not despise. Kaya, patawad siya. Nawala yung curse sa kanyang buhay. At saka kung ang Diyos magpatawad, kalimutan niya. Basahin natin. Isaiah 43:25. Praise the Lord. I am he that blotteth out thy transgressions for mine own sake and will not remember thy sins. Yan. Alam mo, ang Diyos is a peace lover. God is a peace lover and a peacemaker. If you want to be son and daughter of God or daughter of God, you should be a peacemaker. Diba? Blessed are the peacemaker because they shall be called children of God. Why? Because their heavenly Father is peacemaker. Sige, gusto mong awayin misis mo? O kaya gusto mong awayin yung husband mo? Kasi mayroon kang plano na hindi maganda, hiwalayan, maghiwalayan kayo. Kung ano yung mga previous na kasalanan ng husband mo o ng misis mo, ungkatin mo yan. Kasi ang purpose mo is trouble. Purpose mo, hiwalayan. Ang Diyos pag-ibig, pag magpatawad siya, kalimutan na niya. Hindi na niya yan imi-mention. Blotted out na yan. I remember no more, sabi ng Diyos. Praise the Lord. Because God would like to have everlasting good relationship with His people. Pero huwag mo nang ulitin. Huwag mo nang gawin uli. Do not do it again. Yan ang gusto ng ating Panginoong Diyos. Kaya dito si Jesus Christ, tuwing magpapagaling siya ng mga masakitin, He used to forgive first before healing will happen. Ganon din sa buhay natin. Merong mag-imbita sa atin na magpa-pray ng mga sakit. Hindi man tayo magpunta gagad doon, okay, saan yung sakit mo? Kuha ka ng blessed oil, prayhan gagad. Hindi man. Mag-ano ka pa man, mag-evangelize ka pa man ng forgiveness. Mag-evangelize ka pa man ng gospel of God. Para magsisi, para magpakumbaba, tapos mag-sample ka ng mga miracles of God para ma-encourage sila, para mapatawad sila. Kaya si Lord Jesus Christ, ganun din, bago siya magpapagaling ng mga sakit, forgiveness must be done first. Basahin natin. Matthew 9:2-6. Praise the Lord. And behold, they brought to him a man sick of the palsy, lying on a bed. And Jesus, seeing their faith, said unto the sick of the palsy, Son, be of good cheer, thy sins be forgiven thee. And behold, a certain of the scribes said within themselves, This man blasphemeth. And Jesus, knowing their thoughts, said, Wherefore think ye evil in your hearts? For whether is easier to say, Thy sins be forgiven thee, or to say, Arise and walk? But that ye may know that the Son of Man hath power on earth to forgive sins. Then saith he to the sick of the palsy, Arise, take up thy bed, and go unto thine house. Ayan. Oh, bakit sinabi nila na this is a blasphemy? After Jesus Christ told the palsy man, your sins are forgiven. Bakit ang impression ng mga
publicans and Pharisees, Sadducees, sino pa itong nandito, or scribes. This is blasphemy. Bakit? Ano ang pinopoint out nila sa kasalanan ni Jesus? Because only God can forgive. Only God can forgive. And that is a signification that Jesus is God. Praise the Lord. Pero, hindi niya sinabi yun that He is God because He was still in the flesh. Ang sinabi niya lang, to let you know that the Son of Man has the power to forgive. Then, pagtapos niyang sinabi yun, forgiven na yun, gumaling yung palsy. Stand up, take up your bed, go home. Nangyari yun, gumaling, but forgiveness must be done first. Praise the Lord. Saan niya binasihan? Yung binutasan nila yung atip ng bahay where Jesus Christ is being inside of the house. Eh wala man silang madaanan. Puno man ng mga tao. Dito sila sa labas, hindi sila maka-approach sa door. Dito naman sa bintana, lahat mga tao nakaabang. So the only way na walang tao is the roof. Kaya they open the roof and tinunton nila yung palsy person. Pag sinabing palsy, that is totally paralyzed, bedridden. Nakita ni Jesus yung faith nila. Kaya importante rin yung mag-ano ka ng masakitin, i-assist mo. Pag nakita ni Jesus yan, yung faith mo, pinatawad siya ni Lord Jesus. Nagsikap siya. Nagpakumbaba siya. Anong nangyari sa palsy? Basahin natin yan. Mark 2 verse 5. Praise the Lord. When Jesus saw their faith, He said unto the sick of the palsy, Son, thy sins be forgiven thee. Anong nangyari? Verse 10 hanggang 11. But that ye may know that the Son of Man hath power on earth to forgive sins, He saith to the sick of the palsy, I say unto thee, arise and take up thy bed and go thy way into thine house. Yes. He was healed. Gumaling siya. But forgiveness must be the first one to be done. Pinatawad muna siya. Kaya yun ang advice ko kay ano. Hindi lang yan sa ating kapatiran na si Brother Junior. Lahat ng mga anak ng Diyos, lahat ng mga tao sa mundong ito, there is only one prescription from God for you to be healed. Hinulsol capsule. Kung Tagalogin natin yan, pagsisisi capsule. Magsisi ka ng buong puso. Praise the Lord. Pagalingin ka ng Diyos. Napaka-importante yan. Alam mo, mayroon tao dito sa Bible na grabe kang makasalanan na babae. Ang tinagurian sa kanya, she has 7 evil spirits. Pag sinabi mong possess ka ng 7 evil spirits, 7 na katangian na wickedness na sa iyo. At ang babaeng ito, isa na wickedness niya, she is a prostitute. And ano-ano pa. Pero nung lumapit siya kay Lord Jesus and she was forgiven, grabe yung kanyang gratitude. Grabe yung love niya kay Jesus. At ito ay ginawa ng istorya ng mga masamang espiritu. Ginamit yung mga movie maker. Yung tinawag nilang Da Vinci Code ba yan? Na si Jesus may relasyon kay Mary Magdalene. Binigyan nila ng dungis. When in fact, gusto lang ipakilala ng Diyos sa buong mundong ito. We are like Mary Magdalene. A real sinners. Tayo yan. Pag napatawad tayo ng Diyos, you must have grateful heart.
Kailangan mag-serve tayo sa Kanya out of our gratitude. Kasi malaki ang impact pag pinatawad yung kasalanan mo. Ay, laking blessing yan sa buhay mo. Laking tulong yan. Laking rescue yan nangyari sa buhay mo. So you must be grateful to Him who forgave you. Yan ang nangyari kay Mary Magdalene. Basahin natin. Luke 7:47 and 48. Praise the Lord. Wherefore I say unto thee, her sins which are many are forgiven, for she loved much, but to whom little is forgiven, the same loveth little. And he said unto her, thy sins are forgiven. Binalik ni Jesus. Kinonfirm ni Lord Jesus Christ. Ni-remind ni Lord Jesus Christ. Kasi this was happened to the house of Simon. Nung ginawa ito ni Mary Magdalene sa buhay ni Lord Jesus, washing His feet by her tears. Nag-react si Simon. Sabi, isip lang yan ni Simon, hindi niya yan sinabi. Sabi ni Simon, if this man would be a prophet, he must know what kind of woman she is. Dapat hindi niya ito paintulutan mag-touch sa kanyang paa. Kung gaano karumi ang babaeng ito, kung alam lang sana ng taong ito, kung propeta ito. Nabasa man yan ni Lord Jesus. Kaya nga, ang mind natin, basa yan lahat ni Jesus. Praise the Lord. Sabi ka agad ni Lord Jesus Christ, Simon, Simon, I have something to tell you. There were two creditors. Yung isa ganito ang utang, not so much. Yung isa napakalaki ang utang. Wala silang maibayad pareho. They begged for mercy. Both of them were forgiven. Sino sa kanila ang mas malaking kasayahan? Ay, siyempre, yung malaking utang na pinatawad. So this woman is a great sinner. She was forgiven. And this is how her love is so great. Kaya ganun sa buhay natin. Kung tutuusin natin, there is no such big and small sin. Sin is sin. Doesn't matter how small and how big, the same punishment. Kaya, lahat tayo must have a grateful heart. Praise the Lord. Magpapasalamat tayo sa Diyos. Bakit? Anong idinulot ng Diyos? Purpose ng Diyos for that forgiveness? Basa, Ephesians 1:7. Praise the Lord. In whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins according to the riches of His grace. Yes. Redemption by His blood. Forgiveness of sins. Pag sinabing redemption through His blood, by His blood, we are washed from our iniquities, from our sins. Then, pag sinabing redemption, kinuha ka sa kamay ng kaaway, binalik ka sa kamay ng Diyos, na-redeem ka, hindi ka na maimpirno, hindi ka na mapapahamak. Kaya, napaka-importante, let us pray for all sickly people, children of God, people of the world, that gospel of God must be preached, the repentance, para magsisi sila, pagalingin sila ng Diyos, both physical and spiritual. Praise the Lord. Last verse, Exodus 15, verse 26. Praise the Lord. And said, if thou wilt diligently hearken to the voice of the Lord thy God, and wilt do that which is right in His sight, and wilt give ear to His commandments, and keep all His statutes, I will put none of these diseases upon thee, which I have brought upon the Egyptians, for I am the Lord that healeth thee. Yeah. After forgiveness, magsunod ka na, mag-obey ka na, para hindi kayo makaranas ng mga diseases which He put on Egypt. Ibig sabihin yan, not only healing, but even protection from any sicknesses.
Bakit, Pastor, sometimes we experience sickness? There are purposes for that. To remind us, or to strengthen our faith, or to promote our spiritual level. Kasi pag may mga pagsubok at nalampasan mo yan, increase ka. Yan ang paano tayo i-strengthen ng Diyos, i-bless ng Diyos. The Lord tryeth the righteous. We should not misinterpret that. Praise the Lord. Kaya, yun ang importante. After forgiveness, huwag ka nang mag-isi-isi. Maintain the sanctification wherewith you are being sanctified. Yung sinabi ni Paul, stand fast therefore in the liberty wherewith Christ hath made you free. Stand fast therefore in your sanctification wherewith Christ sanctify you. Kaya, salamat tayo sa ating Panginoon Diyos. Kaya, let's pray for all our brethren and for other people that repentance is the most effective for healing at ano paman na mga sitwasyon na mahirap. Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat.